Marilyn ang iyong bisita. Pasok po, Mother. Si Nanay Lourdes. Tan, tan, taran. Tan, wow, tan, taran. Graduation yun. Graduation. Hi, Nanay Lourdes. Mother. Hi. Mic po, Mami. Gamitin na po natin yung mikropono natin, Mother. Hi, anak. Hello, Nay. Oh, tumudilit mo din tayo. Ganun, akala mo ikaw. Ganun pala sila sa family. Akala mo ikaw. Oh, oh. Ang taas kasi ng high eh. Ayaw na sila. Sige, usap na po kayo, Mami. Anak. Si Nanay daw ay ano, since kinakabahan, eh nagdala siya ng ano, ng kodiko, babasahin niya daw yung tanong niya. Sige, ilabas niyo na po. Ayan. Ayan. 1/4 kinchay, 3/4 beans, 1 kilong toge. Oo. Konting patis. Anak, pwede mo ba uli ibalik yung suporta kahit sa mga anak mo na lang? At hindi na sa amin ang tatay mo. Nay, narating tayo dyan. Kaya nga po ako nagsusumika para... Alam ko po, maiintindihan niyo po ako pagdating ng panahon kung bakit ginagawa ko po ito. Isa akong graphic artist, Nay. Ang taas ng pangarap ko. Kasi gusto ko balang araw, Nay, yung pamumuhay natin, hindi na mag-stay put na sa pagiging maayos ang pamumuhay. Kasi tulad po ng dati, breadwinner ako sa inyo. Walang nangyari sa buhay ko. Maraming mga bagay na hindi magandang nangyari. Pero at the same time, may gift naman ako sa inyo. Dalawa. Ito anak, 10 taon na sa amin ang mga bata. Mula noon ay hindi ka na nagbibigay ng sustento. Kahit para sa mga bata na lang. Salamat, anak. Nay, may kasagutan niya, Nay. Alam niyo, Nay, di ba? Nagpapasalamat ako sa inyo, Nay, kasi sobrang mahal na mahal niyo yung mga apo ninyo. At talagang binubuo niyo po talaga yung pagmamahal po sa mga anak ko. Alam niyo po, Nay, itong ginagawa ko po na to, may future po ito. Sa totoo lang po, kasi sa ngayon po, medyo hirap po pa po kami dahil nag-uumpisa pa lang po kami sa shop po na sinimula namin ng partner ko. Pero, Nay, makikinabang kayo dito. Alam ng Diyos, Nay, kung gaano kalaki ang pangarap ko po sa inyo. Sobrang laki po. Kasi sobrang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, Nay. Ang hirap po. Pero naandyan kayo kahit yung mga part na sobrang lubog na lubog yung pagkatao ko. Naandyan kayo yung nagpapatibay sa akin. Kaya ngayon, Nay, nagsusumikap kami ng partner ko. Darating ang panahon, Nay, maghintay lang po kayo kasi ginagawa ko po talaga ang lahat. Kasi alam ko pong tatanda kayo, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Talagang gusto ko po yung pamumuhay natin maging standby na po. Ayoko na po yung umano na po talaga tayo. Inay! Thank you! So yung mga anak, ilan ang anak mo? 4 po. Lahat nasa nanay mo? Hindi po. Ilan? Minsan po pumupunta sa kanila, tapos minsan po umuwi sa amin. Malapit lang naman po yung bahay namin na tinitira namin. Ay, kasi sabi, 10 years na nasa amin ang mga bata at hindi ka nag-aabot, yun ang sabi ni nanay kanina. Opo. Kasi nung time po na yun talaga, ilan ang nasa kanya ng 10 taon? Ay, hindi po. Pumupunta-punta po, tapos, kumbaga parang ganun na rin po, pero malapit lang po yung bahay namin dun sa... Oo, pero sinong kumukup-kup ng mga anak mo? Sila po. Pero actually, hindi naman po totally talagang tumitira sa kanila. Kumbaga, paano-ano lang, pero mahal nila yung lola nila, kaya laging pong nasa kanila. Yeah, iba yung mahal nila yung lola nila na minsan hinihiram. Pero sinong bumubuhay sa mga anak mo ngayon? Parang parehas lang din naman po kami, pero yung pinaka-ano po doon, nasa kanila po yung mga anak ko, minsan po pumupunta sa amin. Kasi po, yung bahay po namin, saka yung inuupahan po namin. So yung mga anak mo, nasa kanila, pumupunta lang sa inyo. Opo. So sa kanila talaga nakatira. Pumupunta Opo. Lang pero wala sa pong inyo. Problema kung laging pumunta sa akin, magstay sa akin. Wala pong problema. Kaya pero ang sinabi kasi ng nanay mo,
ang hinaing niya, maaaring sa'yo walang problema. Sa amin din lalo kasi hindi naman namin kayo kamag-anak. Pero ang hinaing niya, 10 taon nang nasa amin puder ang mga anak mo, tas hindi ka nag-aabot kahit minsan. Siguro po ganun po. Kasi start po kasi nung high school ako. Pagkatapos ko pong mag-aral ng high school, 17 years old, nagtrabaho na ako. Para kanino yung pagtatrabaho mo? Kumbaga naging breadwinner po ako. Kanino na breadwinner? Sa kanila hindi rin ka po. Daw nag-aabot nga sa mga anak para nung sa mga wala anak. Pa po kung ano, nung asawang partner ko po ngayon. Kasi nung nag-start po kasi ako yung 17 years nagtrabaho na ako. Medyo nag-abroad ako. Talagang sinusuportahan ko po talaga sila. Siguro po hindi naman po yung pangit po yung term na nasanay. Siguro po na ganun po, yung parang sinusuportahan ko sila at nabibigay ko po yung mga pangangailangan kasi abroad po ako. Ilang beses din po ako nag-abroad. Kaya yung sinabi niya kasi 10 years na nasa kanya puder nila ang mga anak mo tapos hindi ka nag-aabot. Siguro baka iniinda na ng nanay mo na nahihirapan na rin kami ha. Nanay, ilang taon na po kayo? 56 na po. 56 na rin si nanay. Siyempre, hirap na rin gumalaw. Senior na din, di ba? Opo. Mas malakas ka kaysa kay nanay. Opo, totoo po yan. Inaamin ko po yan. Kaya nga, tapos, pero, bakit hindi mo nalang akuin yung mga anak mo? Inaako ko naman din po kung minsan. Nasa amin din po tumitira. Kaya nga, why not totally? Kasi nga, hindi sa kanila nakatira, dinadalaw ka lang. Opo, parang ganun bakit po. Bakit hindi mo kupkupin? Gusto ko naman din po yun eh. Kasi kaya lang po yung mga apo nila, mahal na mahal sila. Minor sila, di ba ikaw magde-decide nun din mo yung mga bata? Tanong, yung partner niyo po ba ngayon, hindi po ba sila yung tatay ng... Hindi po. May anak po kasi akong dalawa na parang sila na rin po yung nagpalaki. Yung pagtira ng mga anak mo sa nanay mo, yun ba eh dahil gusto ng mga bata sa lola nila o yun ang convenient sa'yo? Para po sa akin, minsan tinatanong ko yung mga anak ko, mahal talaga nila yung lola nila. Sobrang mahal nila yung lola nila. Hindi kinatatakot na malayo sila sa'yo dahil mas magiging malapit sila sa lola nila dahil mas maraming oras na nasa kanila kaysa sa'yo. What if mawala si lola na hindi naman natin gusto? Yun po yung kung bakit po ako nagsusumikap ngayon ng dahil po doon. Kasi kung sa ngayon po hindi ako nakakapag-abot sa kanila ngayon or nakakano, may hanap buhay po akong maliit, may shop po kami ng partner ko. Talagang pinipilit po talaga namin na maging maayos, stable po yung shop po na tinayo namin ng partner ko. Sa totoo lang po, napakalaki po ng pangarap ko. Ang inaano ko lang, ang hinihiling ko lang po sana, bigyan po nila ako ng time. Kasi marami po akong pangarap sa kanila na hindi ko po natupad nung... Yeah, pero since may negosyo ka nang pinisinisimulan, siguro it's time kailangan mo nang akuin yung responsibilidad mo sa mga magulang mo. Kasi the mere fact na nasabi niya, 10 taon na nasa amin na hindi ka nag-aabot, baka dapat mag-abot ka na. Siguro po. Hindi pero, po siguro, dapat. Kasi anak mo yun eh, di ba? Opo, kinaako ko naman po talaga na nanay po talaga nila ako. Siguro po, medyo hindi lang po talaga kami nagkakaintindihan sa ngayon kung bakit po. Kasi nga po, lalo po ngayon, nagsisimula pa lang po kami dun sa hanap buhay na tinayo namin ng partner ko. Pero napakalaki po talaga ng pangarap ko kasi alam po ng Diyos yan na talagang pagdating ng araw, tatanda sila kasi ako po talaga yung gusto ko talagang mag-alaga sa kanila. Mahal na mahal ko po sila. Yeah, maganda yung nakikita mo in the future. Sila. Maganda opo, yung nakikita mo in the future. Nangarap na po kasi ako dati, hindi po natupad. Kumbaga nag-abroad ako, yung mga sinimulan ko, wala po talagang nangyari. Sobrang wala po talagang nangyari. So sabi ko sa Panginoon, mababawi ako. Kung hindi man po ako makatulong po sa ngayon, pagdating po ng panahon, ako po yung tutulong at mag-aalaga sa kanila. Kasi mahal na mahal ko po sila. Siguro yun lang po yung hindi po nila naiintindihan sa ngayon. At saka kasi kasama sa pagmamahal natin sa mga magulang natin, huwag nating ipaako sa kanila yung dapat obligasyon na tayo ang gumagawa. Opo. Kasi gagawa tayo ng obligasyon, hindi natin magagawa,
ipapagawa natin sa kanila ngayon. Yung hirap na ginagawa nila na dapat tayo ang naghihirap. Tumatanda na yung nanay mo. Opo, alam ko po talaga yun, sobra. Alam ko po talaga. Okay, you start doing your part now. Kasi yes. hirap na sila. Kaya niyo po ba natanong yun? Kasi nahihirapan na rin kayo. Kasi sabi mo, mag-abot ka naman, hindi ka nag-aabot. Kahit wag na sa amin, sa mga anak mo na lang. Sa mga anak na lang po. May gusto ka pa bang sabihin, Nanay Lourdes? Anak, pandemic ngayon. Hindi kami nakakapagtinda ng buko salad. At hindi na rin po kami nakakapagtinda ng buko salad dahil po pandemic at saka matumal. Wala po kami masyadong kinikita. Ang kinikita po namin pang-ulam, bigas, pang-araw-araw lang na pang-budget. Yan lang po. Saan ka nakatira, nanay? Kaloocan po. Malapit lang. Padadala kita ng bigas para hindi ka na bumili ng bigas, Mara. Oh, tsaka ako grocery para sa'yo, tsaka para sa mga apo mo. Oo. Tutulungan ka namin. Magtulungan muna tayo hanggat mahirap ang buhay. Sige, Mother. Naiintindihan po namin yung pinagdadaan. Ang hirap talaga, yes. Diba? Mahirap, Mama. Nakakayak nga. Padadalan kita ng bigas na madami at si Kim naman grocery. Tatlong buwan, oo, para sa'yo po. Oo. Para makain po kayo maayos. Salamat po. Alam mo, ito talaga yung narinis ko talaga. Nagpapasalamatin talaga ako, bakla ako. Bakit? Bakla ako, hindi ako babae, di ba? Hindi ka manganganak. Hindi ako manganganak. Hindi ko kinakailangang pagdaanan yung panganganak at yung pagbubuntis at yung pag-re-raise ng mga batang iyaan ako. Kasi di ba, yun yung lesson. Please, kung di nyo kayang buhayin yung mga bata, huwag nyong gawin. Kawawa yung mga magdudusa dahil sa obligasyon na ginawa nyo na hindi nyo kayang gawin. Kawawa yung mga magulang na mag-aalaga ng mga anak na kayo ang gumawa. Kawawa yung mga anak na nahihirapan dahil ginawa nyo sila nang wala silang choice. Nung ginawa yung mga bata, lahat yan choice nung magulang. Pero yung nag-alaga dahil sa hirap, hindi na nila choice yun. Hindi na yan choice nung nanay niya. Hindi na rin choice nung yung bata. Kaya let's all be careful of the choices that we make because that will affect everyone else around us. Kaya dapat isipin natin, we have to live now. Dahil sa pandemic ngayon, hindi natin alam, kakatrabaho natin na sobra para sa sarili natin, hindi natin sinishare yung kinikita natin. Mas magandang nashare natin kasi pag umakit man tayo sa langit, hindi natin madadala yung pera na yun. Correct. So, kung mayroong bagay na pwedeng ibigay, ibigay natin kahit 50, 100, kahit sa pinakamaliit na bagay, malaking bagay yun sa taong bibigyan mo. True. Okay. Nanay, nice to meet you, Nanay Lourdes Lagsa. At yan naman si Nanay number 2, Marilyn Lagsa. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tao!